Jangan gue bilang tepuk. Pag natapos yung 45 days na iniutos ng Supreme Court at umirit pa ulit ang PISAM, MPC, Solgen o GCC o kung sino man sa gobyerno, hindi na kami ganito kabayit. Magsasama na kami ng mga kasama namin para tingin ninyo yan. We're trying to temper everybody here. Kamakailan lang, meron na naman kaming kasamang namatay, bigong naghihintay, hindi nakapagpagamot ng tama, hindi nakabili ng tamang gamot. Hinintay lumuha bago nakapagpagdoktor, walang pera eh. Actually po, lolo ko, ang dito ko, dalawang dito ko po, nasa Napo Corden, lolo ko, tapos tatay ko, tapos marami pa pong mga kamag-ala. Ayun, yung dito ko po, namatay ko sa cancer. Ano niya? 2010 po. Ayan o, nung nag-diagnose po, ano na, stage 4. Namatay na po siya, at ngayon po yung asawa naman niya. Ang may sakit. Ayan, sana lang po, MPC, isa, makita niyo po yung paghihirap ng mga tinanggal niyong trabahador na hanggang kailan pa po sila aasa sa inaasahan nila, minimili nilang makamit in return. Masasabi ko po sa inyo, naging malalim po ang pagkakasali ko sa NTT people kasi nakilala ko kayo lahat. At ang ating mga, isa po ang ating naging problema na tayo ay tinanggal ng 2003. Ang masakit po sa amin, kami po mag-asawa ay parehong natanggal. Ang anak ko po ay nasa elementary lang noon. Ngayon po, sana po naman yung MPC, PISAM, DOE, huwag na lang po kayong tumakbo pa sa Supreme Court. Kasi po naman, talaga po naman ay pinag-uutos na kami inyong bayaran. Kailan pa po naman inyo kami babayaran? Ang dami nun sa aming namatay. Ang dami sa aming nagkasakit. Gawa sa pagkakatanggal ninyo sa amin sa stress, sa problema. Kailan pa kayong magbabayad sa amin? Pagpatay na rin kami? Sino pong makikinabang sa ibabayad niyo sa amin? Kaya ngayon pa lang, dapat naman mag-isip-isip na kayo, magbayad na kayo, kasi yun ang utos ng Korte Suprema, magbayad kayo! Yeah! Bakit pa ako pupunta rito? Alam ko naman na babayaran din tayo, magantay nga lang tayo. Ngayon, bakit pa ako pupunta rito? Hindi naman ako nagugutom. Kung ako lang yun, ako lang yun. Pero, titignan nyo ha, asan na ngayon ang justisya? Wala, di ba?
Yung pinaglalaban natin, minor na lang yun. Ang paglaban natin, mas malaki yung istisya. Ito ang tahasang pagbaspos na sa ating Korte Suprema. Yes. Hindi ko maintindihan kung yung mga namumuno sa atin ay nakakaintindi ng basic English language. Maliwanag naman. Kasi sila siguro ay nag-aral. Sabi nga ng pamangking ko na grade 5. Hindi ba ang final executory? Kung hindi pa natin babayaran na, nangihingi kami ng konting abuloy, pambayad sa Xerox, etc. Wala! Mga taga-France ko ang sumuporta sa amin. At nung lumabas ang desisyon, kinuha ng taga-MPC. Sila na walang lahat. At ang dulo ko ang masakit, si Atty. Melencio niya, nagpapera pa rin. Yan po ang MPC. Hindi na pinulok na ako sa no reorganization. Nilabanan. Ito ang makaraan. Nilabanan na naman. Namin si Tampingo. Lahat ng lumaban. Tanggal. Kahit mag-asawa. Tingnan na. Lahat ng lumaban ay Tampingo sa reorganization. Tension. Tinanggal. They decided to break a government monopoly, which is MPC, and they created a private monopoly consisting of seven or more oligarchs. And we call it Pasakal. Tandaan po ninyo ang Pasakal. Ang Pasakal po stands for P, Pangilina. A, Alcantara. S, C. Another A, Apuntis. C, Consumi. Another A. Ito yung isa ngayon? Ang. And the last L. The most prominent. Alam ninyo ang L? Kilala nyo? Lopez. Hindi po ba? Yan ang po ang Pasakal. Kasi ngayon, kami nananakal sa bed ng bawat Pilipino. Hindi na sana tayo dumapat bayad ng mga pakatalas na huliyan. Kung hindi natin ibinigay sa kanilang mga asset, nabenta na nga ng nabenta ang asset, pero yan ay dapat bayaran naman din tayo. Kasi sa batas po, anuman ang asset na ma-dispose, second, ang claims na manggagawa. Ang una po yung taxes, yung sa hierarchy ng credits. Ang una pong babayaran ang binenta tax. Pangalawa, claims ng mga empleyado. Nasaan po yung pinagbilan? Nasaan ang pinagbilan ng napakaraming planta ng distribution lines ng MPC? Natunaw na kung nasa na nabenta yan. Scrap value. Nakakasakit ng kalooban. Imagine, pinagbuhusan mo buhay at ito. Ibibigay lang sa kanilang mga kaibigan. Natapos sa panahon ni Gloria. Nagkaroon ba na investigasyon pagdating ni Pinoy? Ang sabi ko kay Amendras noon, Sir, marami ko yung dapat investigal niya. Sabi ko, sana punta yan ang mga pinagbilan niyan. Na benta ng assets, ang utang lumaki. Lumaki ang utang ng NPC. Na benta ng assets. Ay, alam mo naman, attorney, pagdating namin, na na-stret na yung mga dokumento. Yan, nasa atin ni Alcantara sa amin. Yung bill niyo sa Meralco, tinitignan niyo ba? Hindi. Ha? Yung mga negosyante natin sa kuryente, hindi nalulugi yung mga yan. Bakit? Meron silang sinisingil sa atin na system loss. Ang dami-daming charges na kinakarga sa atin. Kaya yung mga nagninegosyo na yan, lalong yumayaman. Lumalaki ang system loss sa sinisingil sa atin. Walang pagdalugi. Saan kayo nakakita na yung rugi nila, tayo ang nagbabayad.